Mahigit 200 kaso na ng dengue ang naitala sa North Cotabato sa unang linggo pa lang ng Hunyo. Sa Kidapawan City, halos buwan-buwan nang may namamatay dahil sa sakit na ito. Pinakahuli ang isang batang 4 na taong gulang. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Pang ilang apo niyo ito, ma'am? Ramdam ang pagluluksa ng pamilyang Cara sa pagkamatay ng 4 na taong gulang nilang kaanak na si Gwyneth. Siya ang ika-6 na namatay sa Kidapawan City ngayong taon dahil sa dengue. Mabilis din daw na bumagsak ang platelet count ng biktima. Ayon sa mga doktor, na apektuhan ng dengue virus ang iba pang organ ng bata. Stage 3 na daw. Tapos tinanong ko rin yung mga doktor doon. Sabi ko, Dok, wala na bang pag-asa itong apo ko? Sabi ko sa kanina, sabi niyo yung nurse. Hindi sumagot yung doktor. Sabi niya, mag-pray lang tayo sa God. Posible raw na nagmula sa naipong tubig sa septic tank ang labok na kumagat sa bata. Simula noong Enero, umabot na sa mahigit 300 ang naitalang kaso ng dengue sa lungsod. Halos buwan-buwan daw ay may namamatay dahil sa naturang sakit. Marami sa kanila ang batang edad 4 hanggang 8 taon. How many deaths po? Mayroon tayong ngayon June, mayroon tayong 2 deaths. Isang sa taga Apusandawa Place 2 at saka yung the spring site sa Sudapin. Sa buong probinsya ng North Cotabato, mahigit 200 kaso ng dengue ang naitala sa loob lang ng 8 araw ngayong buwan. Umabot na sa mahigit 1,500 dengue cases ang naitala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit mula Enero hanggang unang linggo ng Hunyo. Mahigit 900 kaso lang ang naitala sa buong taon ng 2012. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.